Hello, welcome to my channel ulit. Ngayon pag-usapan natin yung SLP. Although ito yung first na video ko patungkol sa SLP o dun sa Axie Infinity. Kasi nag-invest kami kahit papano dito sa Axie Infinity. And then first time kami nag-invest. And then makikita natin sa record na mula sa all-time high niya na 20 pesos. Or let's say 0.4. Ayun. So 0.4 bumaba siya dito sa all-time low na 0.0191 na all-time low. O kung tutusin natin ay sa peso ng Philippine peso ay 0.99 pesos. Ngayon, kung makikita nyo, ayon sa ano sa research ko, kasi baguhan kami, so nag-research ako, nagtingin-tingin ako sa internet, nag-google ako, nag-research ako kung patungkol dito sa SLP na bakit bumaba ng ganito, babagsak na ba ang Axie Infinity or magiging zero na ba ang SLP. So, syempre, bilang first timer, andiyan na yung kinakabahan tayo. Pero according to my research kasi, nakita ko naman na talagang bagsak ang crypto market. At pati yung BTC bumagsak, halos lahat ng altcoin na sumali kay BTC. So, ngayong itong si SLP, ayan, bumagsak na nga siya. So, siguro ito na nga, sa mga marami nagsabi na ito na yung sign na mag aangat na uli ang price ng SLP. Kumbaga, yung magpapump na ulit siya. Pero, we're not sure daw na kung ang pump nito ay ganong kataas. At marami din nagsabi na once na marilis ang land gameplay nitong Q1 2022, ang Q1 nga pala ay yun yung, ano, yung January, February, tsaka March, yan yung Q1. So alin dun sa mga yon ay maaaring mag-boost sa SLP price. So nung nabasa ko yung mga ganong comment, so at ganong post, so nawala ng kahit papaano yung kaba ko. Kasi syempre, di ba, nakakapanghinayang din naman yung in-invest natin. And then ang masasabi ko dito, tiwala lang siguro. Siyempre, think positive tayo. So, although marami mga negative na comments dyan na nagsasabi na ang itong SLP na to ay, o itong Axie na to ay scam or whatever. Pero, sa loob ng 3 years na pamamalakad o pag-ano ng Axie, hindi naman siya nagpakita ng pagbagsak. Kumbaga, andun pa rin yung development. Andyan yung ginawa nila ng solution yung bot, andyan yung ginawa nila ng solution yung conversion ng SLP to WET na nagamit ko, asa sarili ko nagamit ko, nakabili ako ng Terminator. Kasi pangarap ko talaga magkaroon ng isang Terminator. At that time nung bumili naman ako kasi kulang ako sa budget, hindi kinaya yung Terminator price na nagkakahalagang $600. So, kinapos tayo doon. Kaya nitong nakakita ko ng mababang price na Terminator, nag-convert ako ng SLP to WET. Kaya ayun, nakabili na ako ng Terminator. So, ando doon yung mga updates. So, tuwing update ng Axie Infinity, nagkakaroon ng pump ang SLP. Like last time, in-update nga nila yung RON Index, nag-pump ang SLP ng 6.70 pesos. So, malaking bagay yun sa ating mga manlalaro, sa ating mga nag-holder ng SLP, mga investors. Yan, malaking bagay. So, kaya ang advice ko lang sa mga kagaya ko na kumakapit sa Axie Infinity, tiyaga-tiyaga lang. Kumbaga, intayin lang natin, tataas at tataas din yan. Sigurado ako. At isa ako sa mga nagtitiwala dito sa Axie Infinity. Although, andiyan yung marami talagang negative comments na tuwing mababasa mo, parang
mawawalan ka na ng pag-asa. Pero isipin na lang natin na ginagawa ng mga developer ang kanilang makakaya para maisaayos ang Axie Infinity community at yung system. Masasabi ko rin naman na hindi biro ang ginagawa ng mga developers, kasi sa pagpo-program pa lang ng isang app or ng isang software, hindi naman siya ganun kadali. Andiyan dyan yung mga coding na isang mali mo lang, or let's say may makalimutan ka lang isang code dyan, andiyan dyan hindi na yan magraran, magkakaroon na ng mga bugs yan. So kumbaga parang naiintindihan ko sila na hindi ganun kadaling mag-update. Although na marami na ko comment na maglagay ng burning mechanism, ako gusto ko rin magkaroon ng burning mechanism, pero saan nila iaano yung ano, hindi ganun kadaling mag basta-basta mag ano ng burning mechanism, lalo na sa na patungkol na dito sa may investment o sa mga about sa pera, di ba? So kailangan nila na isipin maigi yun na pag ito ba inilagay, ano mga magiging consequences, yung mga cons, pros and cons na maaaring mangyari. All the na iniisip ng karamihan na hindi iniisip ng investor, ng developer na about sa community, hindi iniisip yun. Hindi sa ganun. Kumbaga, nasa isip na nila yun na iniisip nila yung kapakanan din naman ng community, pero hindi sa mabilisang paraan. O nga, may kasabihan nga tayo dyan, or like kami, business family na nag-ano kami, na may kasabihan nga na malaki yung one time big time, pero babagsak din naman, di ba? Mabilis din bumagsak. So why not mag-earn ka ng paunti-unti, mapaikot mo ng paunti-unti yung puhunan, pero tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Mas maganda yung kaysa yung one time big time, di ba? So like pagka nag-release sila agad ng something na magwa one time big time ka, pero bumagsak naman yung Axie Infinity, so nakakawawa naman, di ba? Sayang naman yung pinaghirapan ng mga developer. So kaya mga ka-Axie dyan, masasabi ko lang, may advice ko lang, sana tiwala tayo at manalig tayo na talagang magtutuloy-tuloy ang Axie Infinity. Although na nakikita niyo yung presyo ng SLP ay bagsak, darating din naman yung ano, sabi nga, may kasabihan na naman ulit tayo na ang buhay parang gulong lang. Minsan nasa baba tayo at minsan naman nasa taas. Ganun lang din ang sa nakikita ko dito sa crypto. So, yun lang guys. Maraming salamat sa pangunawa. Sana may suportahan natin ang Axie Infinity. At syempre, sana suportahan nyo rin ako. Salamat po. Bye.